Hindi lahat ng tao ay nabiyayaan ng marangyang pamumuhay. Ang iba dyan ay tinitiis na lang ang hirap, huwag lang maranasan ng mahal nila sa buhay ang kanilang pinagdadanasan. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Kilala bilang isang striktong CEO itong si Marlon at kinatatakutan ng kanyang mga empleyado. Ngunit hindi nila nalalaman na meron pala ito siyang tinatagong busilak na kalooban. Ginagawa lang itong si Marlon na maging strikto dahil sa ayaw niyang mapagdaanan ng ibang empleyado ang kanyang pinagdaanan bago niya naabot ang posisyon niya ngayon. Napagdaanan rin kasi niyang maliitin at pagtawanan ng mga katrabaho niya noong siya'y nagsisimula pa lamang. At simula noon ay pinangako na ni Marlon sa sarili niyang siya ang susugpo sa ganong klasing pamamahala. Isang araw, habang nasa biyahe itong si Marlon, ay hindi inaasahang bigla na lang tumirik ang sasakyang minamaniho nito. Mabuti na lang at sa mga oras na yon ay mayroong isang binatang nakatambay malapit lang sa kinatirikan ng sasakyan nito. At kusa ito siyang lumapit dito kay Marlon para tumulong. "Sir, parang may problema ho tayo ah." Pamungad na wika ng binata. "O nga eh, bigla na lang umusok at ayaw nang umandar. May lakad pa sana akong pupuntahan. Marunong ka bang umayos nito, bata?" Tugon naman ni Marlon. "Sisiw lang ho to, sir. Magpahinga ka lang muna, sir, at ayusin ko lang tong sasakyan mo." Naniwala naman sa sinabi ng binata itong si Marlon at ginawa nga niyang magantay habang kinukulikot ng binata ang sasakyan nito. 10 minuto rin ang tinagal bago na paandar ng binata ang sasakyan nitong si Marlon. Ginawang pasalamatan nitong si Marlon ng binata at sa puntong huhugot na sana ito siya ng pera para bayaran ang tulong ng binata, ay bigla itong tumanggi na magpabayad at agad na umalis. Sa oras na yon ay naantig ang puso nitong si Marlon sa kabaitan ng binatang yon. Dahil sa nagmamadali itong si Marlon, kaya agad naman na ito siyang umalis. Kinagabihan, napaisip itong si Marlon sa nangyari sa kanya sa araw na iyon. At doon bigla niyang naisip na hindi niya man lang nakuha kahit na pangalan man lang ng binatang yon. Sa oras ding yon, naisipan ni Marlon na tulungan ang binatang yon na tumulong sa kanya. Ginawa niyang dumaan-daan sa lugar kung saan siya nasiraan sa pagbabakasakaling masilayan niya doon ang binatang tumulong sa kanya. Ngunit sa ilang buwan niyang padaan-daan sa lugar na yon at pagtatanong-tanong ay wala ni isang makapagturo sa kanya ng kinaroroonan ng binatang kanyang hinahanap. Dahil sa wala namang resulta ang kanyang paghanap sa binata, kaya nagdesisyon na lang itong si Marlon na hayaan na lang ang lahat. At inutusan na lang niya ang personal driver niyang siya na lang ang magpatuloy sa paghahanap sa binatang yon. Hanggang isang araw, habang nagmumuni-muni sa kanyang opisina itong si Marlon, ay bigla niyang napansin ang nakatumpok na mga folders ng mga aplikante. Ginawa nitong si Marlon na i-check iyon isa-isa. Ngunit nang sa hindi pa siya nangangalahate, ay bumungad na sa kanyang mga mata ang larawan ng binatilyong tumulong sa kanya. Agad na nabuhayan ng loob itong si Marlon sa puntong makilala na niya ang binatang yon base sa nakasulat sa kanyang resume. Napagalaman niyang Renante pala ang pangalan ng binata. Ginawa ni Marlon na utusan ang HR department para ipatawag ang binatang yon para i-hire sa trabaho. "Sir, hindi mo ba na-check ang resume ng taong to? Sa unang tingin pa lang ay bagsak na to. At hindi siya qualified sa standard ng ating kumpanya, sir." Nagtatakang sambit ng HR personnel. "Oo, na-check ko na yan. At pasado na yan sa akin. Bigyan nyo ng trabaho kahit na maglinis dito sa opisina natin." Tugon naman ni Marlon.
Napakamot na lang sa ulo nito ang HR personnel na iyon at sinunod ang utos sa kanya nitong si Marlon. Sa tulong nitong si Marlon ay nabigyan ng oportunidad itong si Renante na makapagtrabaho sa kanilang kumpanya. Natanggap itong si Renante at nagtrabaho siya sa kumpanya nila Marlon bilang isang janitor. Malugod namang tinanggap iyon ng binata at ginawa niyang magsipag sa kanyang trabaho. Sa panahon na iyon ay hindi pa sila nagkikita nitong si Marlon dahil sa nagkaroon nitong si Marlon ng 2 buwang bakasyon sa ibang bansa. Dahil sa walang kaalam-alam ang ibang empleyado sa rason kung bakit ginawa ni Marlon na ipahire itong si Renante, kaya nagawa nila itong si Renante na pagkaisahan at pagtawanan. Lalong-lalo na nang mapansin nilang palaging butas ang suot-suot na sapatos nitong si Renante. Mabuti na lang na matibay ang loob nitong si Renante at hindi siya nagpadala sa mga panglalait at pang-iinsulto nila sa kanya. Halos 1 buwan ring ginagawa nila iyon dito kay Renante dahil sa gusto nilang magalit ito siya at sumuko na lang para mawala siya sa opisina nila. Hindi maintindihan ni Renante kung bakit gano'n na lang ang trato nila sa kanya. Hanggang isang araw, naiyak itong si Renante sa harap ng mga nangahamak sa kanyang mga empleyado at nagsalita ito siya. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Ayaw niyo ba ako dahil sa luma kong kasuutan? Mangiyak-iyak na saad ni Renante. Nang mayamayay, biglang natahimik ang lahat. Nagtaka itong si Renante sa sandaling yon at nagulat siya nang may tumapik sa balikat nito. Laking gulat na lang nitong si Renante nang masilayan niyang si Marlon pala ang nasa likuran nito. Habang seryoso ang mukha nitong si Marlon ay nagsalita ito. Masaya na ba kayo sa pinanggagawa niyo sa katrabaho niyo? Baka gusto niyong palayasin ko kayong lahat sa opisinang to. Ayaw ko na sana kayong bigyan pa ng pagkakataon pa dahil dyan sa ugali niyo. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng huling chance na magbago. At pag maulit pa to ay may kalalagyan na kayo. Naiintindihan niyo ba? Palagi niyong tatandaan na lahat tayo empleyado lang dito. Kaya huwag kayong umastang, kayo na ang nakakataas sa lahat. Igala ang karapatan ng bawat isa. Walang umimik ni isa sa mga empleyado sa sandaling yon. At simula sa araw na yon ay gumanda na ang pakikitungo ng lahat ng empleyado dito kay Renante. At naging matalik silang magkaibigan nitong si Marlon. Mga ka-explorers, hindi tamang husgahan natin ang isang tao base lang sa kasuotan nito. Palagi po nating tatandaan na sa trabaho ay lahat tayo ay empleyado na sinasahuran ng ating amo. Kaya igalang po natin ang karapatan ng bawat isa.